So, sige class. Ito na yung last topic natin for today and take note na huwag kayong mag-alala. Mag-discuss pa rin ako sa inyo ng optimization problem sa face-to-face. Mas dadamihan natin yung examples para mas maintindihan nyo. Okay? So, gagawin ko lang ito ng introduction tapos mag-solve lang tayo ng mga ng konting problems. Siguro mga mag-solve tayo ng tatlo. Okay? Tatlo or apat. Depende. Sige. So, dito sa optimization problems, ito yung application ulit to ng differentiation. Ngayon, ganito. Yung application differentiation, di ba sinimula na natin yun sa slope tsaka sa vertex? Eto class, yung optimization problems, tapos time rates, yung huling topic natin sa P2, sobrang labasin niya sa board exam. As in, eto talaga yung mga lumalabas sa board exam, yung mga topic na ganito. Pati yung tangent tsaka normal lines. Pero syempre, kailangan natin aralin lahat kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung ibigay sa board exam and magagamit nyo kasi sila class sa higher year nyo. So, dito sa optimization problems, paki-memorize na to or paki-intindi na tong mga formulas na nakikita nyo, naka-flash na yan. Lalo na to yung sa mga triangles na yan. Tapos yung, eto yung formula ng area ng rectangle, alam ko alam nyo yan, length times width lang yan. Circle, pi r squared, or pi d squared over 4, area, ito naman, trapezoid, area lang naman yan, okay, mag-alala, tapos dito volume, syempre kapag 3D, okay? So, pakiintindi na yan, tsaka itong Sokatowa. Okay, mag-alala, kaka-example natin, kaka-example, and kaka-discuss, matutunan nyo yan. So, dito sa optimization problems, meron akong suggested na step eh. Ito yung tandaan yung step. Suggested, lagay ko. Suggested step by step process sa pag-solve ng optimization problems. Ito yung suggested ko. May makikita rin kayo sa module nyo na step by step. Pero ito yung sa akin. Read and understand the problem. Yung nasa module nyo, kahawig lang siya, papadaliin ko lang, read and understand the problem, identify the constants, and variables. Determine the required. Determine the required draw if necessary. Number two, pangalawa, ito ah, derive a single variable function. So, yung first one, meron pang 3 and 4 yan. So, yung first one is babasahin nyo mabuti yung problem, iintindihin nyo, na kailangan tagalogin nyo sa isip nyo. Tapos, alamin nyo kung ano ba yung kailangan nating hanapin. Yun lang yun. Kapag ka kailangan i-drawing, para mas maintindihan, i-drawing nyo class. Okay? Gumawa kayo ng FBD or free body diagram. Pangalawa is, derive a single variable function. Paano ba yun? For example, ganito. Meron tayong y is equal to
x cube plus zx. Kailangan makapag-derive tayo ng single variable function. Ano yung single variable function? Ganito. Kailangan yung y, naka-equate lang yan sa x cube, tapos x squared. Kailangan yung dito sa right side is isang variable lang. Dito kasi sa una, mali, dapat hindi ganyan. Dito kasi sa una, meron siyang variable pa na z, di ba? So, dapat makapag-derive kayo ng function na isa lang yung variable. Paano magagawa yan? E, di hanapin niyo yung value ng z in terms of x sa substitute nyo. So, mamaya, mag-solve tayo, malalaman nyo kung paano yan. So, number 3, differentiate the single variable function and equate to zero. Ngayon to ah. Di ba nakapag-derive kayo? For example, y is equal to x cube plus 3x squared. For example, ganyan. Differentiate nyo. O, marunong kayo mag-differentiate nyan, di ba? After nyo mag-differentiate yung y prime, equate nyo sa 0. Kaya ito magiging 0 is equal to 3x squared plus 6x, di ba? By that, masasolve yung value ng x, di ba? So, mamaya, sige, example tayo. Bakit ba yung y prime ina-equate natin sa 0? Kasi class, etong application of differentiation optimization problem, ito ay maxima and minima pa rin. Bakit? Di ba ganito yung class? For example, meron tayong graph. Bakit ba pag maxima minima, sir, i-differentiate natin lagi y prime sa 0? Ganito yun. Ano pa ito? Meron kayong point dyan. For example, ito ah. Dalawang point, critical points. E, di ba ang graph niyan pag ganun? Ulitin ko ulit. Bakit ba natin ina-equate yung y prime sa 0? Alam ko na sabi ko na to eh. Kasi nga class, yung tangent line kapag ka ganyan is perfectly horizontal. Therefore, yung kanyang slope or yung kanyang y prime is equal to 0. Di ba? Pag perfectly horizontal, wala siyang slope. Kaya natin siya ina-equate sa 0. Okay? So, number 4, and yung last na step or yung process is determine the required. So, yan. First is basahin, tapos iintindihin. Identify kung anong mga pinapahanap. I-drawing kung kinakailangan. Pangalawa, kailangan makapag-derive tayo ng single variable function. Pangatlo, i-differentiate natin yung single variable function na na-derive natin dito. And i-equate natin sa 0. Determine the required, yun yung last step natin. So, sige, mag-example number 1 tayo. Example number 1. Ito. Hanap ako. Wala sa module. Hanap ako nung wala sa module. Ano kaya? Hanap lang ako kung saglit. Alam ko lang kung nasan. For example, ito. Example number 1. Find two numbers whose sum is 60 and whose product is a maximum.
Kapag ka ganito class, ito ha. Bigyan ko na kayo ng tip. Dahil ang sinusolve natin is optimization problem ng maxima minima, to, nilagay ko na, kung ano, kung saan nakalagay yung maximum, yun yung hahanapin natin. For example, find the two numbers whose sum is 60 and whose product is maximum. Eto na class yung clue, oh. Product is maximum. Therefore, ang hahanapin natin is yung kanyang product. Hanapin natin yung kanyang product. Ano ba pag product? Di ba multiplication? So, sige. Dito class, intindihin natin yung step 1. O, intindihin natin yung step 1. Solution. Sabi step 1, basahin, tapos intindihin, di ba? So, step 1, sabi dito, find the two numbers whose sum is 60. Meron doon kayong two numbers whose sum is 60. So, let natin, x is the first number. And y is the second number. Maglelet kayo. Pero class, yung variable na yan, kahit ano yan, kahit lagay nyo, n1 is the first number, n2 is the second number, bahala kayo. Ako, ang type ko lang talaga is, x yung first number, second number is y. Para madali, kasi doon tayo sanay. Merong clue na binigay sa umpisa, sabi ito, find the two numbers whose sum is 60. Diba, ito na yung two numbers. Therefore, x plus y is equal to 60. Diba? And whose product is maximum? Sabi dito sa pangalawa, product daw nila is maximum. So, P is equal to x times y. Diba? Ngayon, kung ang hinahanap natin is yung product, eto, kailangan ma-derive natin yung product into a single variable function. Dapat pala, yung product na to is, kasi natin, yung product na to is isa lang yung variable na nasa right side niya. Dapat, it's either x or y lang siya. E dalawa. E di ba may binigay na nga sa ating clue? Ito, binigay na nga, oh. Ito na yung clue, oh. X plus y is equal to 60. Solve natin yung x in terms of y. Therefore, x is equal to 60 minus, pag nilipat natin y, magiging minus y. Any x, ang hinahanap is product, di ba? Therefore, dapat mas ma-derive natin to into single variable function. And therefore, p is equal to, substitute natin yung x, magiging 60 minus y times y. Di ba? Kung mapapansin nyo, dito sa part na to, isa na lang yung variable, which is y na lang. Kahit ano class. Kahit ang matira dito is x, kahit matira dito is y, basta ang goal nyo is makapag-derive kayo ng function na isa lang yung variable. In this case, ang variable natin is y. So, distribute natin 60 times y, that is 60y, minus y times y, that is y squared. Okay? Ngayon, dito na tayo, di ba? First step, binasa, inintindi natin, di ba? Tapos, dinerive natin single variable function. Pangalawa, differentiate the single variable function and equate to 0. Ito na. Differentiate na natin daw to. O, P prime is equal to derivative ng 60y, that is 60 minus derivative ng y squared, that is 2y. Alam ko, maraming malilito dyan. Bakit? Kasi, y. Eh, di ba sir, pag di-derivative tayo ng y, merong y prime pa dito, or dy over dx. Class, implicit yun. Hindi to implicit. And this is derivative of p with respect to y. Okay? So, yan yun. So, sige, ito yung derivative niya. After nyan, alam ko malilito kayo.
Sige, ganito na lang. Alam ko na. Para hindi kayo malito. Baka isipin nyo, implicit, baka lagyan nyo ng Y prime yan eh. Palitan natin. Po pwedeng ito, po pwede rin namang ito eh. I-solve natin yung Y in terms of X na lang. Now, Y is equal to 60 minus X, di ba? Kahit ano dyan sa dalawa. Ngayon, etong P, substitute natin yung value ng Y na lang. Ito magiging 60 minus X. Di ba? Para hindi na kayo malito. Sige. Yung variable natin is X na lang. So, P is equal to 60 times X, that is 60X, minus X, minus X times X, that is minus X squared. Derivative natin, so, dP over dx or P prime of X is equal to derivative na to, that is 60 minus 2X. Diba? Nakapag-derive tayo ng single variable function. After nun, dinerivative or dinifferentiate. After i-differentiate, nakalagay dito. Equate daw natin sa 0. Kasi nga, maximum minima siya. And ang slope or yung y prime pag maximum minima is 0. Kaya ito, equate natin ito sa 0. Therefore, magiging 0 is equal to 60 minus 2x. Di ba yung sanali variable? Solvable na class yung x dyan. Itong negative x, lipat na sa kabila, magiging 2x is equal to 60. Divide both sides by 2. Cancel to, magiging x is equal to 30. Yan yung value ng x. Anong ginagawa kapag may x na tayo? Next step, solve natin yung value ng y. Dahil meron tayong value ng x, gamitin natin to. Ito, ito. Gamitin natin to. So, using yung equation na to, y is equal to 60 minus x. Substitute the value of x, y is equal to 60 minus 30. Therefore, y is equal to 60 minus 30, that is 30. 30 din siya. Yan yung value ng y. Eh di ba, binigyan ko nga kayo ng clue. Ang hinahanap is product kasi yun yung minamaximize natin. Product is maximum. Therefore, ang product nila is ba p is equal to xy. Kasi nga product pag multiply. Therefore, ang product is p is equal to 30 times 30. Therefore, P is equal to 30 times 30. Ilan? Ilan? Tama kayo. 30 times 30 is 900. Ito na class yung sagot. Huwag man dali lang. Recap. Babasahin yung problem. Iintindihin. Step 1. Step 2, mag-derive kayo ng single variable function. Isa lang dati yung variable o yun yung step 2. Step 3, i-differentiate yung na-derive na single variable function then equate to 0. Tapos, isolve natin yung required dito. Hinanap natin yung x tsaka y kasi kailangan natin ng product. Eh, wala tayong value ng x tsaka y. Kaya natin hinanap. Okay? So, eto yun. I hope naintindihan. So, example number 2. Ito. Ito class. Optimization pa rin to, pero hindi na siya maximum minima. Ito na siya. Depende kasi class sa problem kung para malaman nyo kung maximum o minima siya. Ganito. Turuan ko na kayo ha. Malalaman nyo kung maximum or minima siya kapag may nakalagay na maximum, minimum, dun sa problem. Eh dito sa next problem natin is wala namang maximum and minimum. Ito yung problem number 2. Nasa module nyo to. Express
The diameter. Of a spherical ball as a function of its volume. Ito ah. Ito class, yung optimization problems sa itong process, maximum minimal lang to. Take note niyo yan. Maximum minimal lang yan. Kapag ka class, hindi maximum minimal, hindi nyo gagamitin yan. Yan na, ninote ko na. Malalaman nyo kung maximum minimal, ulitin ko ulit, kapag ka may maximum, may minimum, to be maximized, to be minimized sa problem. E di sa pangalawang problem, wala naman nakalagay na. Pinakita ba kayo maximum or minimum dyan? Di ba wala? Sabi ganun, express the diameter of a spherical ball as a function of its volume. So, ano ba ang volume ng sphere? Ano ba ang volume ng spherical ball? Di ba ang spherical ball ganito? Drawing natin. May spherical ball ganito? Bilog. Tapos syempre, parang mukhang sphere, pag ganyan siya. Di ba? Mukhang sphere yan. Tapos, pag ganito isa. Kaya diba mukhang bola? Kaya class, nilagay ko to dito. Hindi para titigan lang yan, kundi para i-memorize. Eto na yun, no? Eto na yung volume ng sphere. Diba? So, sige, tandaan nyo, 4 over 3 pi r cube. Dalawa actually class, yung volume ng dalawa yung volume ng sphere. Pero pwedeng ganyan, pwede rin to. So, zoom natin. Pa pwedeng yan. Or pa pwede rin to. Pa pwede rin to. Isa na to. Check ko lang. Pi d cube over 6. Kahit ano dyan sa dalawa, same lang yan. Ito, in terms of radius, ito in terms of diameter. Okay? So, sige. Sabi dito sa problem number 2, tandaan nyo ah. Express the diameter of a spherical ball as a function of its diameter. Solution. Ano ba ang volume ng spherical ball na mayroong diameter at mayroong volume? Tingnan nyo, balikan nyo dito. Kapag ka ang ginamit natin, kapag ka ang ginamit natin is ito, ang meron sa kanya is volume tsaka radius. So, hindi yan. Ito class yung gagamitin natin. Kasi meron siyang volume tsaka diameter. Pero kapag ang nasa problem is radius tsaka volume, ito class gagamitin yung una. Pero since wala naman, itong pangalawa. Kasi yan yung may diameter tsaka volume. Okay? Nasa module nyo to. Kaya kung hindi nyo magigets, pwede nyo tingnan yun. Solution, volume ng sphere, V sphere, is equal to pi d cube over 6. Tandaan nyo na yan, class. Kasi gagamitin nyo yan hanggang board exam. Sabi ganun, i-express daw natin yung diameter of a spherical ball as a function of its volume. Paano natin i-express yung diameter? Di ba ang diameter is d? Dapat, for example, ito, y is equal to x cube. This is a function of y in terms of x. Dapat, function ng diameter daw in terms of volume. So, paano natin i-express yung diameter as a function of volume? I-manipulate lang natin, o v is equal to pi d cube over 6. Lipat natin sa kabila yung 6, magiging 6v is equal to pi d cube. Diba? Divide both sides by pi para umatira dito is diameter na lang. Kasi yun yung hinahanap natin. Cancel to.
Therefore, diameter cube is equal to 6b over pi. Yan na ba yung sagot? Hindi pa, kasi dapat d lang yun nandito sa kabila. Taking the square root, the cube root of both sides para makancel yung d cube, para makancel yung cube sa d. Eto, cancel na to. Kaya ito magiging d na lang is equal to cube root, cube root of 6b over pi. Yan na class yung sagot. Di ba? Ang dali lang. Ganito yung class. Explain ko sa inyo mabuti. Sabi kasi sa problem, express the diameter. Ang diameter natin is d of a spherical ball as a function of its volume. Function of volume siya kasi nandito sa right yung kanyang volume. Tapos, constants na lang yung iba na yan. Ngayon, hindi natin ginamit yung process na to kasi nga, hindi naman siya optimization eh. I mean, hindi naman siya maxima minima. Ibang type of problem siya. Okay? So, check ko lang kung nakakailang minutes na tayo. So, 26 minutes. So, kaya pa ito ng isa. Isa pa. Example number 3. Huwag kayong mag-alala. Mag-example pa ako ng madami sa face-to-face para mas maintindihan nyo. Pero maganda kung ngayon pa lang, gets nyo na siya. Example number 3, kuha ulit tayo sa module nyo. The area I think wag na yan, no? Oh, sige, yan na nga. Baka masama sa exam nyo to it. The area of a rectangle is 6 square inches. Then the length of the other side is 6 over x. And the perimeter is 6 blank. Sabi dito sa problem, meron doon tayong rectangle na yung area niya is 6 square inches. Tapos, yung length daw ng isang side niya is 6 over x. Ngayon, tinatanong kung ano yung perimeter. Eto class yung sasagutin natin. Yung perimeter ang tinatanong. Kung familiar kayo sa rectangle, eto yun. Solution. Kung familiar kayo sa rectangle, di ba ang rectangle ganito? Gawa tayo rectangle. Di ba ang rectangle ganyan? Tapos, ang area niyan is ganito. For example, meron kayong x. For example, this is x. Siyempre, eto x din to. And this is y. Y din to. Ang area daw niya is 6 square inches. Ngayon, kung alam nyo yung area nung rectangle, edi good. Kung hindi, eto yun. Length times width. Ayan yun. So, dahil alam nyo na ngayon yung area ng rectangle, solve na natin. Area ng rectangle is length times width. Ano ang length dyan? That is x. Ano ang width dyan? That is y. Diba? Tapos, sabi dito, ang area daw is 6 square inches. Substitute natin sa A. Substitute natin. Therefore, ito magiging 6 is equal to x over y. Diba? Tapos, may binigay na clue dito, diba?
Then the length of the other side is 6 over x. Hanapin natin yung 6 over x na yan. Kapag ka ito, divide natin both sides by x. Maka-cancel to. Therefore, y is equal to 6x. Ibig sabihin pala, yung 6x is ito. Yan pala siya. Which is yung y. Ngayon, ang hinahanap is perimeter. Nakalagay ba dito perimeter niyan? Oo, yun, nakalagay pala. Ang ibig sabihin class ng perimeter is kung ano yung length na sumasakop sa kanya. Ito. Yung class, ibig sabihin ng perimeter. Dalawang length, dalawa na to, kasi ito yun, ito, plus ito, tapos, dalawa, nung width, ito, plus ito. Kaya ang perimeter is, dalawa ng length, plus dalawa ng width. Try natin. Perimeter, which is yung, yun yung pinapahanap, perimeter, P is equal to dalawa ng length plus dalawa ng width. Pinactor out lang class yung 2. Kaya naging P is equal to 2 times L plus W. Ngayon, dito sa may rectangle natin, ano ba ang dininote natin as length? Di ba itong X? Itong X yung length, yun yung haba. Yun yun. Therefore, P is equal to 2 times quantity. Ano ang length? That is x. Plus, ano ba ang dinanote natin as width? Di ba yung y? Eh, yung y natin is ito. 6 over x. Sulat muna natin y. Tapos, substitute natin yung value ng y, which is ito. Nakuha natin kanina. Y is equal to 6 over x. Therefore, P is equal to 2 times quantity x. Ano ba to? X plus 6 over x. Yan na class yung kanyang perimeter. Kung mapapansin nyo, wala tayong na-solve the value dyan kasi nga, hindi talaga siya masasolve yung value kasi in terms of x lang siya. Function, in terms of x lang siya. Kagaya nito. So naman, yung d naka-express as a function of v. Dito naman sa example number 1, may nasolve tayo yung value kasi yun yung pinapahanap. Okay? So, naintindihan ko kung mahirapan kayo dyan kasi komplikado talaga yung problem na yan. Pero, ayan, yung example number 1, 2, tsaka 3. And maraming pa kayo example sa module nyo, kung ako sa inyo, basa-basahin nyo yung mga examples na yun kasi baka kumuha ko ng exam dun sa module nyo. Kaya aralin nyo na class, ha? Yung mga problems na nasa module nyo. And huwag din kayo mag-alala kasi susolvin din natin yan sa face-to-face pa. Okay? And eto, para dun sa mga manonood, masisipag na manonood na to, pakigawa tong assignment nyo na to. Teka, tingnan ko lang itong module. Assignment number 3, sulat ko dito ah, para dun sa mga manonood na masisipag. Sulat ko dito. Talagay ko. Assignment number 3. Tingnan ko lang. Ito lang. Ito lang class. Module. Ito, ito. Module number 10. Activity 3. Activity 3, numbers 1 and 3,
Tapos, activity 5. Numbers 1 and 2. 1 and 3 lang to. 1 and 3. Huwag nyo isama yung ano. Huwag nyo isama yung number 2 na may mga hahanap nyo coefficients kasi hindi ko na isama yun. Mahaba masyado yun. Yan lang. So, para dun sa mga masipag na manonood, malalaman nyo yan syempre. Yung mga hindi manonood, hayaan nyo sila. Nagtataka sila kung ba't mahirap. Tapos, di naman sila nanonood. So, kayo, ignore nyo yan. Tapos, assignment. Okay? So, sige, hanggang dito muna yung lecture nyo. And, mag-discuss pa rin ako ng optimization sa face-to-face. Tapos, yung time rates. And, I hope may natunan kayo kahit konti. And, thank you so much.